Ito pong ginagamit namin sprayer ay exclusive din talaga para sa gulay. Hindi ito ginagamit sa palayan. Kasi welcome back mga kabutil. Nandito ngayon sa farm para sa paggawa ng panibagong video. At ngayon ating gagawin ng video ay tungkol sa iba't ibang uring pag-abono sa mga tanim. At amin ngayon ay nakafocus kami sa mais. So abonan namin ang mais at saka itong pakwan na pinagsama. Ganyan din ang iba't ibang mga tanim dito sa bayan namin para isahan lang yung pagtrabaho. So tatlo yung aming pakita sa inyo mga kabutil ng pamaraan ng pag-abono. Pang-apat yung basal. So, i-discuss natin isa-isa kung ano yung pagkakaiba at kung ano yung kagandahan ng pag-apply ng abono na yon. So, ito mga kabutil, tingnan nyo mga kabutil. Ang aming i-abono ngayon. Yan. Ito mga kabutil, complete fertilizer yan mga kabutil. Yan. So, makikita natin dito. Yan. 14-14. Yan, 14-14 mga kabutil yan. 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 Yan oh. Pag sinabing 14-14, triple 14, ito ay complete na. Mayroon na siyang nitrogen, mayroon siyang potassium at saka phosphorus. So, ang ratio niya ay 14-14-14. At ito ay magandang abono para wala ka ng kumbaga kung ano yung kuha sa tanim ay kumpleto na siya. Maganda itong i-apply kasi ang kagandahan nito, kung side dress ay hindi siya nakaka-apekto sa tanim kasi pag yung urea at mali ang yung pagkalagay sobrang lapit sa puno o nadikit ng konti sa puno ay posible na magkaroon ng pagkalanta o magkaroon ng isang problema, posibleng masunog yung dahon o yung mismong tanim. Kaya ito yung aming ginagamit. And then isa pang aming ginagamit mga kabutil ito. Yan. Yan, potas. Potassium. So ito ay nakapagpapaganda ng bunga, nakapagpapabunga at saka yung kalidad ng bunga ay magiging masarap, matamis kung mga prutas. So ito ay i-minimix namin. So ang una nating i-discuss muna mga kabutil, ang itong aming tanim na mais, kung inyo mapansin itong mga mais namin ito. So yung mga mais na yan ay tinanim namin yan ay nilagyan mo namin sa ilalim ng pinaka yung tinatawag na basal at ang nilagay namin dyan ay yung carbonized rice hull at saka chicken manure. So yun ang ginawa namin pinaka basal. Mayroon kaming mga portion pa dito dahil wala kaming chicken manure at that time. Ang nilagay namin ay hinaluan namin ng konting complete fertilizer. Kumbaga ay kapalit ng chicken manure. So nilalagay namin sa ilalim bago lagyan ng bago taniman. So kumbaga ay yun ang unang-unang magiging pagkain ng tanim bago siya lumaki. So yun ang nalagay. So ang sunod ng mga kabutil ay yung side dress. So ipapakita ko sa inyo mga kabutil. Pag magsa-side dress ng mga tanim ay ganito lang mga kabutil. Dito lang natin ilalagay. Yan. Okay ng konti. Yan. Tsaka lalagyan ng konti lang yan. Tsaka dito sa kabilang side. Yan ay mga ang ilalagay lang natin. Mga isang kutsara lang. Yan. So, lagyan natin ng konti lang. Yan o. So, kasi marami siya kaya lalagyan natin ng sa both side. Pwede namang ipaikot sa puno. Kaya lang, mas maganda ay natatabunan, ibuon talaga sa lupa para hindi matangay ng hangin. Kasi pag ito nainitan, ay matutunaw siya, mawala. Sayang, sinong makinabang ng abono? Doon sa hangin lang mapunta. So, dapat ay talaga nakabaon, matabunan ng lupa. So yan ang yan ay according sa mga company ng fertilizer.
So ganun lang makabuti, no? Triangle lang, lagyan ng triangle. Yan. Ang kagandahan itong side dress ay dahan-dahan yung pag ano, pag release ng nutrient. Ngayon pag ang ano naman ang ibang pamaraan tulad ng kung ito ay drenching ay ang epekto mabilis. Yun ang pagkaiba. Ito pag ganitong mga kalalaki ng tanim, pwede hindi muna lagyan natin ng putas. Pag nagbubunga na, ito kasi hindi pa nagbubunga naman. No? So, pwede pa itong walas yung putas. Sa sunod na pag-abono namin, haluan na ito ng putas. Kasi ito naman ay mga maliit pa. Ganyan yung mapansin ng mga kabutil. Pinagsama namin yung tanim na yung mais at saka yan. Mais at saka pakwan. Ito ay ginawa namin ay trial and error. Kung ano yung magiging resulta. Kasi hindi na kami naggawa ng butas ng panibago. So dapat ito ay hiwalay sana itong mais at saka yung pakwan. Ay wala na kaming time na maggawa ng panibagong butas. Kaya pinagsama lang namin. Pero susunod kung sakali, so sa inyo mga kabutil, ang magandang gawin na ganito. Dito ay mais, pakwan. So alternate na lang mas maganda. Ang kagandahan kasi ng alternate ay hindi sila mag-aagawan ng nutrient kasi ang problema nito ay posibleng mag-aagawan ito paglaki. Ay ito ay sinubukan lang namin kasi yung unang tanim namin dati ay okay naman. Pinagsama namin sa isang butas. Ang naging ang pagkakaiba lang yung ginawa namin ay yung nagtanim kami ng mais ay ang pakwan ay ganito na kalaki. Mayroong ganito na kalaki, parang 2 weeks na yung o 10 days na yung pakwan. Ganito na siya mga kabutil yung pakwan nang nagtanim ko ng mais. Ganito na. Ito. Ganyan. So, parang nahuli yung mais magtubo, mahuli maglumaki. So, yung pakwan ay magandang resulta. So, ito ay sinubukan namin sabay kung ano yung magiging resulta. Kasi alam mo naman, pag kinakailangan talagang pag-aralan natin kung alin yung magandang resulta. So, ganoon lang mga kabutil. So, side dress ay ilayo lang natin ng mga 6 inches or 4 inches. Siguro mga 4 inches na pag ganitong mga maliliit pa lang naman. 4 inches ang layo sa puno. Yan. Para sa ganoon ay hindi sa kumbaga, yung 4 inches na yun ay nandoon na rin yung ugat nila. Kasi pag ididikit natin sa puno ay baka magkaroon ng kumbaga ay reaction na hindi maganda at baka maapektuhan yung tanim. Mabuti kung maganda yung resulta, maganda yung reaction ay kung maging masobrang init kasi may init yung abono lalo na yung pure na urea. Ipapakita naman sa inyo yung pag drenching. Ito ay nalagay, ito ay ito. Isang ganito na takal at ilalagay sa balde. So ito ay malaki ito, mas malaki ito sa yung sardinas kan sa yung sardinas maliit. So isang ganito at saka putas. So bale dalawa. Parang kalahati nitong putas ang nilagay o kung isa. Titingnan natin mamaya kung ano yung application na ginagamit niya ng ating nag-aabono ng side dress. Ay, ng drenching. I mean. Ayan. Yan mga kabutil. Isang takal na yan. Ayan. At saka kalahati. Kalahati lang itong putas. Ayan. Kalahati. Ayan. Kasi yan ay malaking takalan yan. Hindi yan sa dinasan. Mas malaki yan ang lana. And then, siyempre, kinakailang sunawin. Madaling matunaw lang itong 14-14 kasi yung brand niya ay yung Amigo. Yung isang brand ay medyo matagal siya matunaw. So, itong Amigo ay medyo malambot lang siya. Madali lang siya ma-dissolve. Saka yan ay nilalagay na sa puno. Hindi na namin tinatakal eh. Timit na lang. Pero yung sabali naman ay ano lang yan eh. Halos. Ang dapat kung maglalagay talaga
mga kabutil ay isang sardinas can sa isang puno. So ito ay malaki ito na ano, so yung maliit-liit yung sardinas talaga. Ito kasi pang doda ko ito sa Argentina, sa ano ng corn beef. So yung sardinas can, isang sardinas can sa isang puno, yun ang ilalagay natin sa puno ng mes o sa pakwan. Pero pag ganitong edad, pwede nang gawin dalawa o isa't kalahati. Yan. So isa't kalahati lang. So ang ginagawa na aming nag-abuno ay hindi na tinatakal, estimate na lang kasi sanay na sila eh. So ito tingnan natin. Yan, estimate na lang nila yan, oh. Kasi marami naman yung laman bawat butas. So, okay lang yan. Yes, sir. Pero kung talagang susundin natin yung ano, pwedeng isang ganito lang, mga kabutin. Stop. Ito kasi, ito almost 1.5. So, ito isang, ilalagay sa isang puno yan, oh. Ayan. Yun ang ilagay sa puno. Ganoon lang. Tulad nito, ito ay mas marami ang ilalagay kasi marami sila. Kaya pares din lang naman yun. Kaya hindi na sila nagagamit ng ganitong pangtakal kasi kumbaga ay matagal pa. Estimate na lang yan. Ang kagandahan ng rinsing ay bukas or mamayang hapon yan ay makakain na yung tanim. Kasi nga, water soluble, kumbagay, tubig eh. So, habang nagpa-process sila ng pagkain, ay nasasama na. Kasi, tubig. Water, ngayon, water soluble eh. Pero pag sidress, ang sidress naman, pag umulan o nagdilig, ay saka pa nila matutunaw yun, saka pa makakain ng tanim. Ang pagkakaiba nga lang, yung sidress ay kumbagay dahan-dahan siya. Ito namang rinsing ay kaagad-agad na magamit ng tanim, makakain ng tanim, kaagad-agad na maubos naman. Kaagad-agad na maubos. Kumbagay mas mabilis. Ang kagandahan lang nito, okay lang kahit maubos kasi ito mga bubulilo. Sinabi ko kanina sa paliwanag ko na ito bago tininiman namin ay nalagyan namin ng carbonized rice at saka yung chicken manure. So ibig sabihin yun ang ginawa namin ng pinakabasal. Kaya yun ay organic fertilizer, matagal yun bago maubos. Matagal yun bago maubos kaya matagal ang yun ang kagandahan sa organic kasi matagal ang gamit nun. So, tuloy-tuloy yun. Unlike kung inorganic ang ating gagamitin, yung binibili natin sa tindahan na commercial tulad ng yung complete fertilizer, mga ilang ano lang yun, madali siyang maubos, mga 2 linggo. Ubos na rin yun. Ay itong organic, sa next season ng pagtanim, ay nandyan pa rin. Mayroon pa rin makakuha na pataba yung ating tanim. So, yun ang pagkakaiba. Ito mga kabutin ay yun ay shoot ng maes. Yan. Hindi ito ano, ito ay shoot. Ito dapat itinatanggal na. Yan, para akala mo tubo no. Yung maes mismo. Ito yung shoot. So dapat tanggalin. Kasi hindi naman yun magbubunga. Yun ay mag-aagaw pa ng nutrients. Dapat tanggalin na. Yan. Ayan mga kabutil, nag-spray na yan ng yan ay insecticide pero hinaluan na rin namin ng full jar kasi pwede naman paghaluin yung insecticide at full jar yan. Para isahan lang yung trabaho kasi kung nyo mapansin yung mga tanim may mga insektong kumakain at the same time nalagyan ng full jar. So,
kumbaga ay kung na-stress sila dahil din sa mga insekto, at least mayroon silang pataba. May folder. So, mabilis. Hindi maapektuhan yung kanilang paglaki. Yun ang pagkaka, yun ang kagandahan. Yan. So, kung ating babalikan, ang application mga kabutil ay ng abono ay ano, yung una, basal. So, pwede, yung bago magtanim, ilalagyan muna ng pataba. And then, yung side dress ay yung sa gilid. Yung unang pinakita ko, nasa gilid ng tanim. Dito ilalagay natin. Dito. Mga 4 inches or 5. And then, yung isa pang pamaraan pag-aabono yung drainage, yung pagdidilig. At saka ito yung full jar application. Mayroon pang isang ginagamit o kumbaga pamaraan sa pag-aabono, yung tinatawag na broadcast. Kaya lang, applicable lang yung broadcast sa pwede siguro sa kamote. Pwede yon. Pero kalimitan ginagamit ang broadcast ay sa palayan. So, yung sinasabog lang parang gano'n. Yan. So, hindi natin ma-demonstrate dito. Dahil itong ating ano ay wala naman tayong palayan. Kasi usually yan ay sa palayan. Pero sa kamote siguro pwedeng i-ganon lang. Kaya lang problema, pwedeng sumabit sa mga dahon. So, hindi rin possible, maano. Ay, ang hindi rin maganda. Ang gagandahan sa palayan kasi, pag i-broadcast mong ganon, lahat-lahat yun ay mapupunta sa ilalim. So, yun ang pagkakaiba. Ayan. Ng yan ay ang in-spray yan ay yun sabi ko nina full jar at saka insecticide. Yan. So kung tayo mag-spray mga kabutil, mas mabuti kung nakamask. Pero yung iba naman ay sanay nang walang mask. Lalo na kung ikaw ang nanonood lang, dapat nakamask. Kasi papunta sa'yo yung ano, papunta sa'yo yung hangin. Na-spray ay wala sa kanya yung hangin, kaya sabi nila ay hindi nakakaamoy, mas nakakaamoy pa yung nasa katabi lang. Yan, malapit na mag-reload. Ubus na. Ito mga kabutil ang ginagamit ng nag-spray. Yan. Hindi kami endorser ng Crab Giant. Ng Aldis Crab Giant. So ito yung sinasabi ko, 1919. So ito yung ito siya ay vegetative growth. Yan. Pang pa katulad dito siya ng 14-14-14. O complete yan. Pampa ganda yan. So you know, pwede gamitin sa mga mais, sa mga gulay. Ito namang isa, ito yung tinatawag na 15-15-30. Yan. 15-15-30. Yan. 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 Flower and fruit developer o development. Yan. So ito yung ginagamit, foliar fertilizer. Yan. So ito yung ginagamit, Crab Giant at saka na Crab Giant na 15-15-30 at saka Crab Giant na 19-19-19 at saka yung ginagamit na medisina, yan, Brudan, yan, pang-uod at saka yung mga iba pang mga yan, Brudan. Yan. And then
isa ay yan, buswak. Hindi kami mga endorser nito, ha. Ito yung ang ginagamit namin. Kasi marami nagtatanong kung anong gamit na pang-insecticide. Marami namang brand, eh. Maganda rin gamitin ang Sibin, Malatayon. Meron pa ba ngayon Malatayon? Wala na, no? Yun ang matibay dati, no? Yun ang maganda? Malatayon. Yun ang mas maganda. So, yan. Ipapakita namin sa inyo kung ano yung gano'ng karami. Okay na yun, sir? Oo. Okay na? Yan, wala lang takal-takal yan, no? Estimate nila. Estimate nila? Yan. Halos ano yan, eh. Mga dalawang kutsara yan, eh. Dalawang kutsara na... Dalawang kutsara o isang kalahati? Parang isang kalahati lang yan. O isang kutsara na... Na... Sino kay bilog? So, isang kalahati yan lang kutsara yan, eh. Ganun din yan, isa. Yan. So, wala nang... Wala nang takal-takal. Estimate yan na lang. Estimate na yan. Estimate. Yan. So yun, isang kutsara din yun. Tapos yan, oh. Isang kutsara din yun. Yung iba kasi gumaganito ng kutsara or pwedeng takalan and then lalagyan na ng tubig at saka i-spray na yan. So, para pala sa kalaman ng iba at saka doon sa ibang mga naggugulay o nagtatanim ng iba't ibang mga gulay at prutas, ay ito pong ginagamit namin sprayer ay exclusive din talaga para sa gulay. Hindi ito ginagamit sa palayan. Kasi, kung gagamitin natin ito sa palayan, ang mangyayari, posibleng kasi sa palayan ay gumagamit na yung pangpatay ng damo. Yung karate. Ah, karate. Ano yung pang ano? Yung pang ano ng damo? Machete, sir. Machete at saka... Ano pang ibang ginagamit? Yung pangkuhol. Pangpatay ng kuhol, pangpatay ng damo, at saka yung pangpatay ng kugon sa mga... Ano? Sa mga ganito. Kaya... kung yun ang gagamitin natin at sinaghalo-halo, pues makaka-apekto yun sa tanim. Posible na ang tanim ay okay lang sa pala yun kasi sanay naman yung sa pala. Pero pag ginagamit natin yung ating sprayer sa iba-iba ay tulad nitong mga sensitive ng mga gulay at mga tanim ay minsan ay na sa halip na tumaba in-spray mo ng insecticide lalong na kumukulot o kumagay na lalong naapektuhan. Naalala ko minsan kami ay yung munggo. Nag-spray kami dahil maraming tigi, maraming aphids. Ang nangyari ay salit na tumaba ay ganoon din. Kasi yun pala ay nung bandang huli sa aking pag-research naka-apekto pala yung ginamit spray. Kasi kung minsan kahit mo man hugasan ng todo ay nandoon pa rin yung ibang mga chemical nakadikit na doon sa sprayer. Ayun. Sa halip na tumaba, naapekto, nawa. Wala na, hindi ba lang, kumbaga, lalong na pumapayat yung mga tanim. So, yan, yan. I-spray na yan, sa ganun na lang ang pabalik-balik hanggang sa makarating doon, sa matapos ito. Yan. So, gusto ko lang i-recap mga kabutin ang mga pamamaraan sa pag-abono. Una ay yung basal application. So, bago magtanim, dagin ng abono. Pangalawa na, isang pamaraan ay yung side dress. So ilalagay natin yung abono sa puno apat o lima na inches ang layo sa puno ng abono. And then yung isa pang pamaraan na yung drenching, yung ididilig mo lang. So kahit na matamaan yung dahon, okay lang yun. At saka pang-apat ay yung tinatawag na foliar application na pinakita namin kina na yung gamit ay sprayer. And then ang isa ay yung panlima ay yung broadcast application na ito ay hindi natin maide-demo sa inyo dahil sa hindi wala tayong palayan. So sa susunod mga kabutil ay ako kami gagawa ng video tungkol sa pag alaga ng
ng dragon fruit, kasama na doon yung kung paano matanggal yung mga, may mga sakit kasi mga kabutil tulad nito. Ito yung mga dragon fruit. Ito. Ito. Ayan. Ayan. Ito yung mga aphids. Oh. Ayan. So, yan ang aming gagawin ng paraan namin para matanggal yan. So, yung iba ay aphids at saka yung iba naman ay mayroon siyang mga iba pang sakit. So, yun ang aming gagawin ng video. At para at least ay yung mga nagtatanong kung anong gagawin ay magkaroon kayo ng idea. So, yun lang mga kabutil. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga subscriber, maraming salamat. And then, para doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated tayo sa mga videos na aming i-upload. And then, paki-share and like din para at least ay marami yung magkaroon ng, lalo na pag ma-share natin, marami yung tao na magkaroon ng interest sa pagtatin ng mga gulay at iba pang mga prutas. Ngayon din, gusto kong pasalamatan ang mga subscriber at mga viewer sa iba't ibang bansa, yung mga OFW at ganyan din siyempre yung nandito sa Pilipinas. So ito si Sir Jovel Falconetin Jr., isang guru by profession at isang farmer by passion.